Magandang araw mga bata. Ngayon ay mayroon tayong babasahing kwento. Mayroon ako ditong libro. Pagmasdan ang pagbalat ng libro. Ano nakikita niyo sa larawan? Bati sa larawan, tungkol saan kaya ang kwentong ito? Ngunit bakit? Tayo muna maglaro lang. Sa talasalitaan, game ka na ba? Piliin ang tapang salita na tinutukoy sa bawat pangusap, pero lamang kayong 10 segundo para sagutin ang katanungan. Magsimula na tayo. Ito ay tinatakip sa mukha na may iba't ibang disenyo. A. Maskara. B. Gamot. C. Laruan. Ang tamang sagot ay A. Maskara. Ito ay ginagamit at sinusuot sa iba't ibang okasyon. A. Pagkain. B. Costume. C. Kama. Ang tamang sagot ay B. Costume. Ito ay isang uri ng virus sa sakit na nagdudulot ng lagnat o malalang sakit sa baga o paghinga. A. Coronavirus. B. Ubo at sipon. C. Tigdas. Ang tamang sagot ay A. Coronavirus. Ito ay ginagamit proteksyon sa ilong at bibig upang di makahawa o mahawaan ng sakit. A. Damit. B. Face mask. C. Laruan. Ang tamang sagot ay B. Face mask. Ito ay ginagamit proteksyon sa mata at buong muka para mas ligtas sa mga kumakalat na virus sa hangin. A. Kama. B. Cellphone. C. Face shield. Ang tamang sagot ay C. Face shield. Magaling! Pausay! Ngayon, ay dadako na tayo sa ating kwento. Makinig na mabuti dahil mayroon akong mga tanong tungkol sa kwento para sa ating talakayan. Tara na! Ang mga maskara ni Miko, kwentong pambata ukol sa COVID-19. Kwento ni Kate Del Rosario. Bakit po kaya lahat ng tao ngayon nakasuot ng maskara, tatay? Tanong ni Miko kay Mang Berto. Pero bakit po kaya ilong at bibig ang tinatakpan ng maskara nila? Bakit, Miko? Ano ba ang dapat tinatakpan ng maskara? Tugon ni Mang Berto. Kinuha ni Miko ang kanyang Batman na maskara at sinuot. Tatay, ako si Batman. Ang ganda po ng maskara ko. Buong mukha ko ang natatakpan. Walang makakilala sa akin kapag suot ko ito. Pwede po kayang ganito ang isuot nilang maskara? Nakakatawa ka talagang bata ka. Tama. Pihadong walang makakilala sa iyo pag yan ang suot mo. Pero hindi pwedeng ganyan ang isusuot ng mga tao. Natatawang sagot ni Mang Berto. Kinuha naman ni Miko ang maskara ng ginamit niya sa programa sa eskwelahan. Ito na lang po. Tinahi ito ni nanay para sa costume ko. Maganda ito at makulay. Mga mata lang ang kailangan takpan. Hindi mahirap magsalita. Maganda nga yan. Naaalala ko nang ginamit mo yan noong nakaraang buwan. Kaya lang, hindi rin yan maaaring gamitin ng mga tao ngayon. Pwede lamang gamitin yan sa mga special na okasyon. Paniniguradong tugon ni Mang Berto. Alam ko na, ito na lang po. Ipinakita ni Miko ang maskarang yari sa supot. Madali lang po itong gawin at mura pa. Mura nga yan at kahit maliit na bata ay kayang-kayang gawin. Nakangiting sambit ni Mang Berto.
Kaya lang, ang kailangan natin ngayon ay isang maskara na hindi lang basta maganda o mura. Kailangan natin ng maskara na magbibigay proteksyon sa ating kalusugan. Kaya, kailangan na matakpan ang ating ilong at bibig. Ang iba, pati ang mata ay kailangan din matakpan. Bakit po? Mausok po ba sa labas? Baka tayo ubuhin? Tanong ni Miko. Siguro nga ay mausok din, pero sa ngayon, kailangan natin maging ligtas sa isang virus na kung tawagin ay coronavirus. Maliliit ang mga virus na ito at hindi natin nakikita. Pwede magkaubo, lagnat, pananakit ng katawan, lalamunan o tiyan ng isang tao na nagkakasakit ng dahil sa virus na ito. Kawawa naman po pala ang mga taong magkakasakit ng dahil sa virus. Malungkot na sambit ni Miko. Inilabas ni Mang Berto ang surgical mask. Kaya nga kailangan magsuot ng mga maskarang gaya nito ang mga tao lalo na sa tuwing lalabas ng bahay. Face mask ang karaniwang tawag dito. Ayaw kasi natin na makahawa o mahawaan ng sakit. Kumisan kasi hindi alam ng isang tao kung mayroon siyang virus. Kung bumahing siya at hindi siya nakasuot ng ganitong maskara, maaaring mahawa ang katabi niya ng virus kahit hindi sinasadya. Pero kung ang lahat ng tao ay nakasuot ng maskarang gaya nito, hindi masyadong magkakatabi, ligtas siya at ligtas din ang ibang tao. Pinakita rin ni Mang Berto ang face shield kay Miko. Bukod sa maskara, ang iba ay nagsusuot din ng ganito. Face shield naman ang tawag dito. Pinoproteksyonan din nito ang mata at buong mukha para mas ligtas. Bukod sa pagsusuot ng maskara o ng face shield, mas mainam rin ang ugaliin natin magbugis ng kamay gamit ang sabon at tubig para siguradong malinis tuwing hawak sa sarili. Higit sa lahat, kailangan muna nating manatili sa loob ng ating bahay para mabilis na gumaling ang mga may sakit at tuluyan nang mawala ang virus. Hindi na po ba tayo maaaring lumabas ng bahay, tatay? Sabik na rin po kasi ako makita ang mga kaibigan at guro namin sa eskwelahan. Gusto ko na rin po maglaro ulit ng basketball kasama na sa Benny at Francis. Malungkot na tugon ni Miko. Niyakap ni Mang Berto nang mahigpit si Miko. Pansamantala lang ang lahat ng ito, Miko. Hindi magtatagal magagamot ang lahat ng may sakit dahil sa coronavirus. Sa ngayon, manatili muna tayo sa loob ng bahay at magpalakas. Alam ko na, tatay. Sigaw ni Miko habang tumatakbo papunta kay Aling Susan na kanyang ina. Itatanong ko na lang po kay nanay kung may mga gamit siya para makagawa ng mga maskara na pwedeng ibigay sa iba. Ano ang nakikita ni Miko na suot-suot ng mga tao? Ano ang kinuha at sinuot ni Miko para ipakita sa kanyang tatay? Ano ang naging reaksyon ng kanyang tatay na makita ang suot-suot ni Miko? Bakit? Bakit kaya lahat ng tao ngayon ay kailangan magsuot ng face mask? Bukod sa pagsuot ng face mask at face shields, ano pa kaya ang kailangang ugaliin para maproteksyonan ang kalusugan? Paano manalaman ang isang tao ay may sakit na coronavirus? Ano ang mangyayari sa ating bansa kapag lahat ng tao ay susunod sa ipinapagawa ng pamahalaan laban sa coronavirus? Bilang isang bata, ano ang maaari nating gawin upang hindi magkaroon o mahawaan ng coronavirus? Paano mo mabibigyan ng hinuha ang isang pangyayari o kwento? Ito ay pagbibigay ng sariling opinyon, palagay, o kuro-kuro na maaaring maganap sa napakinggang kwento. Ibigay ang maaaring kalabasan ng mga pangyayari. Isulat sa papel ang titik ng tamang sagot. Matalinong bata si Rico. Nangunguna siya sa klase subalit tinatanghali siya ng gising kaya nahuhuli siya sa pagpasok. Isang araw, meron silang pagsusulit. Nang umuwi si Rico galing paaralan, siya ay malungkot. A.
maaaring sumakit ang ulo ni Rico? B. Maaaring may nawala si Rico? C. Maaaring hindi natapos ni Rico ang pagsusulit? Iniwan ni Aling Rosa na nag-iisa sa bahay ang kanyang bunsong anak. Naglaro ito ng lutulutuan. Kinuha ang posporo at sinindihan ng kalan. Biglang sumiklab ang apoy. Ano ang maaaring mangyari? A. Nakapagluto ng ulam ang kanyang bunsong anak. B. Nasunog ang bahay ni Aling Rosa. C. Natuwa si Aling Rosa sa ginawa ng anak. Sumama si Greg sa mga kaibigan sa halip na bantayan ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Pag-uwi ng ina galing sa palengke, naubutan niyang walang kasama ang dalawang bata. Ano ang maaaring mangyari? A. Pagsabihan ng anak sa maling ginawa. B. Tuwang-tuwa ang ina ni Greg. C. Binilhan ng bagong laruan si Greg dahil sa kanyang ginawa. Hindi nag-aral ng kanyang mga aralin si Carla. Sa halip, naglaro lang ito ng computer. Sa bigayan ng card, maaaring siya ay A. Makakakuha ng mataas na marka. B. Makakakuha ng mababang marka. C. Wala sa nabanggit. Malakas ang buhos ng ulan. Inggit na inggit Roy sa mga batang nagtampisaw, subalit kakagaling lang niya sa sakit. Dumaan ang kanyang mga kaibigan at niyaya siyang maliko. Ano kaya ang kanyang ginawa? A. Hindi sumama si Roy sa kanyang mga kaibigan. B. Nagalit si Roy sa mga kaibigan. C. Sumama si Roy sa mga kaibigan nang hindi nagpapaalam sa kanyang ina.